Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang katangian ng alamat bilang isang akdang pampanitikan at may inihanda rin akong isang halimbawa ng alamat para sa inyo. Ano nga ba ang alamat? Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan na nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng isang bagay. Kathangisip lamang na kinapapalooban ng mga kakatwa o di pangkaraniwang mga pangyayari. Isang halimbawa ng pasalindilang akdang pampanitikan. Kapag sinabing pasalindila, ito ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao sa iba't ibang henerasyon. Tiyak na pamilyar kayo sa ibabahagi kong isang halimbawa ng alamat sa araw na ito. Ito ay ang alamat ng sibuyas. Sibuyas ay anak ng manggagamot ng isang tribong nakatira sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Maliit pang bata ay kapansin-pansin na ang pagiging sensitibo ni Buyas. Lalo siyang naging maramdamin nang isilang ang kanyang bunsong kapatid. Maganda ang kapatid kung ihahambing kay Buyas, kaya agad na napapansin ang kaibahan nila. Palibhasa ay maraming nagpapagamot sa ama, kadalasan ay maraming tao sa kanilang kubo, hindi maialis na mapansin ang magkapatid. Dahil maliit lang ang kubo at doon mismo nang gagamot ang kanilang ama. Napakaganda ng iyong bunso. Ito ang madalas na sinasabi ng mga nagpupunta roon. Maganda rin naman ang anak kong si Buyas. Wika ng ina ni Buyas. Ayaw na ayaw ni Buyas na maririnig ang ganoong usapan. Agad na siyang pupunta sa likod ng kubo at doon uubusin ang oras hanggang maubos ang kanyang mga luha. Nang magdadalaga si Buyas ay umibig siya sa isang makisig na binata. Ngunit ang bunso niyang kapatid ang gusto ng lalaki. Masakit na masakit sa loob ni Buyas tuwing aakyat ng ligaw ang binata sa kapatid. Ang gagawin niya ay magtatago sa kanilang likod-bahay at doon iiyak ang bigat ng kanyang damdamin. Alam ng kanyang ina ang nararamdaman ni Buyas, ngunit wala itong magawa. Hindi nito mapanghihimasukan ang puso ng binata. Isa pa, ay paano naman ang damdamin ng bunsong anak? Ilang buwan pa ay isinama na ng binata ang mga magulang upang hingin ang kamay ng kapatid ni Buyas. Nais daw pakasal ng dalawa. Labis na dinamdam ni Buyas ang kamatayan ng pag-ibig. Kinabukasan ay hindi na nakita si Buyas. Naglaho siyang tila bula. Sumapit at natapos ang araw ng kasal ng bunsong kapatid ay hindi na nakita pa si Buyas. Isang umaga habang nagwawalis sa likod bahay ang ina ay napansin nito ang isang halamang tumubo roon. Nang bunutin niyo ng babae para itanim sa mas maayos na lugar ay nakita ang bilog nitong mga bunga. Natuklasan ng ina na maaaring ipanahog sa pagkain ng bunga. Pero higit sa lahat, natuklasan niyang nakapagpapaiyak ito kapag hininiwa. Naalala tuloy ng ina ang anak na si Buyas. Pinangalanan nitong Buyas ang bungang iyon. Ang Buyas ay naging si Buyas makaraan ang maraming panahon. At dyan nagwawakas ang alamat na ibinahagi ko sa inyo mga sangkay. Sana'y naibigan ninyo at may natutuhan kayo sa nilalaman ng akda pati na rin sa katangian ng alamat. Maraming salamat sa panonood! Hanggang sa muli mga sangkay!